na this is the struggle naman ng ano, naka Zoom meeting. So interruptions on, connections naman po tayo. Diba? Okay. So ito na. Pinipinch out ko na lang po para mas kita ng lahat. Okay, so moving back, ayan na po, nakita ko na siya. So again, dun po sa naputol ko kanina, meron na po tayong office in UDH Manila Deca Mall. Sa mga magta-transact na inyong Tondo client, mas accessible na siya at mas easier way around. Kasi patuloy na lang po na binanggit na kanina ni Miss Weng is, mute ko lang po kayo lahat ha, ayan. So katulad na nabanggit kanina ni Miss Weng, mayroon na kayong sariling mismong office doon sa pinaka project site. So it's easier for us to do transactions there and do our booking. So hindi ko na po papatagalin pa. Let's move back with our next slide. So kami po ang 8990 ay matagal na in the industry. We're almost 16 years of corporate existence. Mag-70 na this year, 2020. We've completed 57 projects and delivered 65,000 units. At the same time po, meron pa po tayong nadagdagan na nga yan eh. 18 ongoing projects in mind pa, si 8990. So kaya ko lang po ito sinushow sa inyo. It's for you to have faith. And talaga namang magkaroon po kayo ng tiwala with us na yung company natin is matagal na talaga at financially able na. Especially at this point in time of crisis na alam naman natin, di ba, nakikita nyo, maraming talagang nagsasubmit na ng kanilang bankruptcy, di ba, yung mga companies. So, good thing there and blessings to God, hindi naman po kasamang affected ang ating developer with that. So, sa mga bago, again, ito po yung mukha ng ating mga owners. Syempre, yung iba minsan maalam, di ba? O kaya, meticuloso, tinatanong, sino ba yan? Sino yung ganito? So, para din po, alam din nyo rin po, our partners, our chairman emeritus is Sir Luis Yu. Our chairman is Sir Mariano Martinez and Alexander Isoto naman po for our CEO. So, yan lang. Mukha lang po yan ng kung sino nga ba yung behind the success of this 8990 developer. So ito naman po yun, yung management natin when it comes to real estate, yung developer side naman. So us, being into sales and marketing, under po tayo lahat kay Sir DDL or Sir Dennis Lim. Which is taga namang matagal na rin. For the Deca Gold, so lahat po ng mga nagbebenta for Deca in the NCR and in the North Luzon is under po ng Deca Gold. So kasama po dun si Anaya and of course si Zonal. So regardless of, katulad ng nabanggit ko kanina, affordable po yung binibenta namin, pero hindi naman ibig sabihin na nasa sacrifice din po yung pwedeng ma-enjoy ng mga kliyente. So that's why here, flash on your screen, are the mga finished na pong amenities na i-turn over at deliver naman po to some of our projects. So baka mamaya hanapin niyo yung mga lakes and all, yung pools and clubhouses. These are some of the finished amenities po ng ating mga projects, especially in Vismin area. Itong wakeboarding na po na to, meron siya sa Pampanga naman, sa may Clark natin. And since tayo ay nasa Metro Manila, syempre, tinitingnan natin kung ano yung basic need ba kapag itan sa NCR, ang inilagay po dyan is yung commercial. That is why meron na nga po tayong nakatayong Deca Mall in Tondo. Magkakaroon din po in Ortigas and also here in Marilao, Bulacan. Okay? So, bibilisan ko na po ito. Ito po yung mga brands or siguro yung mas kilala nyo po in the market. So pag narinig nyo po ang salitang Deca Homes or nakita nyo siya sa project site, ibig sabihin po ang minamarket for that particular site are yung mga lote, house and lot, row houses, townhouses, anything that is pertaining to lots. Sila po yung mga projects natin ng housing communities located in Pampanga, Bulacan, Cavite, Iloilo, Bacolod, Cebu, Ormoc, Davao, and Jensen. So katulad po na nabanggit po, medyo maaring tunog bago lang siya sa mga partners natin here in the Luzon part because of nagsimula kami talaga Visayas, Mindanao. And the newest branch is dito na. Dito na po sila in the metro nagpalaganap or nag-scattered pa ng kanilang mga developments. And then, paglipat niya po dito, tsaka po itinayo yung pinaka second brand natin which is the medium rise condominium communities. Ito na po yung mga urban deca homes na tinatawag. Saan po ito makikita?
these are located in Manila. Yan po yung project na RFO na natin siya na binibenta. Mamaya, i-discuss ko rin. Limited inventories in Muntinlupa. Maraming inventory here in Bulacan, Cavite limited na rin, and we have also in Cebu. So, pag sinabing medium rise, ibig sabihin po, hindi mga kataasang mga buildings. And then, we also have one tower. Ito po, papasinadahan ko na rin sa inyo, sa mga familiar po dyan along EDSA at natatanong naman siya. Ito po yung Urban Deca Towers na sa ngayon, meron po tayong limited inventories po na na-open. So, take opportunity of this kasi ready for occupancy na siya. Pwedeng-pwede ng lipatan na nasa center. Sabihin, few steps away from MRT show lamang. Urban Deca Towers po. Okay, so yan po siya. So, siguro on the computation, pwede po kayo mga hingi ng details with us or pa-assist po kayo kay Ma'am Wayne kung sakaling may gusto magbenta ng tower kasi iilan na lang siya. And then, hotels and resorts po sa Baguio and Boracay, kung makikita nyo po or napuntahan nyo na yung Azalea Hotels and Resorts, that's also part of our brand name. Okay? Next, ito na po yung mukha ng ating mga projects, Deca Homes, Urban Deca Towers, at yung mga mid-rise condominiums pa natin. Okay, so flash on your screen are also the awards that we've got for all those 16 years of existence, both locally and internationally. So ngayon, pag nakita nyo ang developer name na 8990 Holdings Inc., ibig sabihin, Deca yan. Diba? Sa kahit pa paano, alam na po natin siya. So again, kami po ay considered ng one of the billion-dollar company in the industry. So, hindi lang po siya billion, but of course, in a conversion of a dollar. So, magkano na yun, di ba? Magkano yung kanyang pinaka-net worth nga na tinatawag. Because, of course, meron din po kaming mga affiliates. So, maliban sa mga mga brands na inintroduce ko po kanina or sa developer portion ng real estate, meron din po tayo. Like, ito po sa food industry, si Kuya Jay is also one of our affiliates. Yan. So kung hindi pa po kayo nakakakain or nakapunta na, malalaman nyo, 8990 to, di ba? And also, the famous American Chicken and Biscuit po is also one of the affiliates niya. So meron tayo nito sa Arcovia, magkakaroon din ata sa Centris. Ayan. And lastly, itong Lander Superstore na in-advertise ni Ms. Ann Curtis, ni Mateo Gudicelli nung COVID pandemic. Ayan, niya, it's also a part of the 8990. O, diba? So, ang dami niyong natutunan at nalaman. So, that is why kung kayo po ay gusto niyo mag-concentrate in selling Deca, I suggest magpa-members kayo ng Landers kasi mostly ng mga pa-incentives nila are GCs ni Landers o kaya yung mga una nating na-discuss kanina, Kuya Jay's GC and whatsoever. Diba? So, para naman, hindi na masasayang if in case may maibigay po sa inyo, at least members na tayo. Okay, so papanabikin ko pa po kayo. Ang dami po nating pwedeng pagtrabahuan here. So dito pa lang, ubos na. Ika nga, kasi ang dami nating pwedeng ma-share. So ito po yung ating mga sites. Kung makikita po ninyo, these are our sites. First are yung mga current sites that we have. So ano po yung mga current sites na meron po tayo? We have in Tondo of Manila, that's 13,000 of inventories. Marilao, Bulacan with 4,000 inventories. Muntinlupa, EDSA Mandaluyong, may 30 units pang na-reopen. Ortigas East with 19,000 of inventories. Diba? Wow, ang daming inventory. At ito po lahat ay existing na at in place na. So, kailangan na lang talaga hanapan natin sila ng buyer. And then, maliban doon, may mga soon to launch and soon to open pa po tayo. Sa mga nag-aabang ng ating mga north projects, magkakaroon po tayo in Maykawan, Bulacan. What is good about it ay siya po ay medyo nag-delay lang, no? Makikita nyo po ba? Ayan. Hindi siya nagpa-flash pag sa cellphone. Pero sa laptop, nakikita nyo po? Ayan. Yun. So, Maykawan, Bulacan, and of course, Cubao, Quezon City. So, magkakaroon din po tayo sa Cubao. So, ang kagandahan po nito, si Maykawan is a house and lot townhouses. Take note, townhouses. Alam ko, marami pa rin ang naghahanap talaga ng lupa. Diba? Especially here in the north. And si Cubao naman po are towers. So, mamaya sa dadaanan po natin yan. At marami pa po tayong future projects na itatayo, Divisoria and Taft of Manila, Las Piñas, Glitex, Batasan, and Balara of Quezon City. So, titingnan po natin yan, Ma'am Virgie. Hopefully, kung makakuha doon
Pero ito po ang kagandahan dyan, majority ng mga binanggit ko pong project sites are really accessible na. So ibig sabihin, buyer nyo ng kakalabit sa inyo na dito ako bibili, nakita ko to, diba? So hindi na siya looban, hindi na talaga dadayuhin, at talagang develop na yung place. So yun po ang kagandahan doon. Okay, next. So regardless of affordable yung project na ating binibenta, ibig sabihin pang masa siya, what is good about it is ibinigay si Megawide po is kilala na Class A construction firm na established na rin way back 1990s pa. And some of the finished products ni Megawide is yung SMOA residences, yung bench office ni Bench, ba? Diba? So, ito po lahat ang ating katandem. So, ibig sabihin, Megawide panel po ang nandiyan. Subok na matibay at matatag na. Ito po yung ginagamit natin in Ortigas and in Tondo Project. Okay? So recently, ito rin po ibibida ko rin sa inyo, ang ating chairman emeritus able to buy 88.54% of BDO leasing share. So kung bakit ko po ito pina-flash on your screen is for you to have, of course, yung talagang trust na financially able po ang company natin. Especially yung dibang feeling na mangungumisyon ako dito eh. So ito ba talaga mabibigay on time ang aking mga receivables kung bibentahan ko sila? Opo, meron po tayo. Medyo malalim ang bulsa na ating developer. Hindi lang medyo malalim talaga. Okay? So ito na po yung binanggit ko kanina. The Cubao Residential Project. This Cubao Residential Projects are really looking forward, ika nga, ito na yung pinaka-inaabangan natin. These are 5,200 condo units. It's a tower also. At nakita nyo naman, ang ganda ng kanyang location. Few steps away from MRT Line 3 and Araneta Center. So, nag-groundbreak na po ito first quarter of this year. So, samahan nyo pa po kami. Kasi baka kung sakaling mag-stick lang po kayo in selling with us, isa po kayo sa unang makakaalam kapag open for sale ng ating Cubao project. Diba? So sa ngayon, sa mga magtatanong, wala pa po. Okay? Wala pang details. Ano yan? Patikim, ika nga, teaser po sa lahat. Okay, so our office schedules, ito po siya kung makikita nyo. Kung magtatanong sa po kayo with us, i-align nyo lang po sa ating mga schedule. 9 a.m. to 5 p.m. kung Mondays to Fridays iyan. Saturdays naman po, hanggang 4 p.m. lamang ang opisina. Cashier, ang cut-off lamang po ay alas 4. So kung yan ang kausap nyo ay talagang for booking na, ibig sabihin po dapat sila po ay mas maagang pupunta sa site. Again, hindi lamang po tayo ang kinikater ni developer, marami pa pong nagbubook. So kung ayaw nila ng long lines, medyo takot sila because ang daming tao or ang daming nagre-reserve, dapat po mas maaga silang pupunta. Okay? Para tayo ang priority kahit pa paano. Next. Ayan. So, ito po, bibigyan ko lang po kayo ng idea. Ika nga, saan ko ba pwedeng makita yung mga pwede kong alukan ng DECA projects? Unang-una na po dyan yung mga nangungupahan. Because I think, at pwede nyo po akong i-correct, wala na po na ngayon na developer na rent-to-own ang binibenta. A limited portion of a cash-out na ilalabas and then pwede nang i-occupy ang unit. Tama po ba? Tama? So, correct me if I'm wrong man, pero I think wala nang ganoon na walang down payment required. So, kami po move in while paying down payment. Tama? It's either kung pre-selling yan, tatapusin pa ang down payment portion bago ma-turn over ang unit. So kaya po nangungupahan ng ating target kasi dito, hindi na sayang. Ibig sabihin, nakatira na siya na maximize, na utilize na yung unit niya nang nagbabayad siya ng DP portion. Diba? So saan ka pa? And of course, nagsisimula ang pamilya. Again, kung ikaw ay start of families na gumastos, ikaw na nag-expense sa inyong pagsisimula, pero gusto mo nang pumisan, gusto mo nang humiwalay, aba, this is the right choice for them. Kasi po, dito, hindi kailangan ng malaking cash out para magkaroon sila ng sarili nilang unit or a decent home. And investors also, yung mga nagtitingin na, di ba, lalo na ngayon at this point in time, yung sa tingin nilang gusto ko ng pagkakakitaan ng mabilis. So ito po, it's a very passive income, self-liquidating, balik agad, ang kailangan lang magpa-reserve, kumpletuhin ang requirements, may unit na. The following month, pwede na nilang hanapan. Sa ngayon, medyo hindi pa kasi stable, di ba? Pero, pwede na siyang paupahan. O, di ba? Paupahan,
yung mga night stay. So pag bumalik na ulit at normalize na, it's very manageable. And OFWs po, yan. I think 50% na pumapasok sa amin are OFWs, although alam naman natin may struggle ngayon. Pero in the standard or on the reality way back before, ang OFWs ang pinaka-pwede nating alokan because they have the good purchasing power. Kayang-kaya nilang mag-reserve or mag-book ng ating mga unit. Ika nga, pasok sila sa GMI. Ngayon po, ang majority ng OFWs namin are those working in the industry na hindi naman po naapektuhan ng pandemic. So sila